So ngayon, mga tol, ituturo ko sa inyo kung ano ba talaga ang proper o ano ba talaga ang proper na paglalagay natin ng 2-in-1 voltmeter na hindi magre-reset yung ating orasan. So hello again sa inyo mga tol. Ang project natin ngayon, 2-in-1 na voltmeter. So, na meron na siyang orasan. Tapos meron na rin siyang automatic na voltage meter or voltage reader or voltmeter. So marami kasi akong nakikita sa YouTube kung yung mga hindi tamang pagwa-wiring natin sa ating 2-in-1 na voltmeter. So ngayon, mga tol, ituturo ko sa inyo kung ano ba talaga ang proper na paglalagay natin ng 2-in-1 voltmeter na hindi magre-reset yung ating orasan. So, ito na na-connect ako na siya. Kung mapapansin nyo, ito yung wire ng ating voltmeter. Yan. Ito. Meron yan tatlong wire. Ito. Kulay. Yan, kulay red, blue, at saka black. No? Kasi sa ordinaryong voltmeter, dalawa lang kasi yan. Red, at saka black. Dito naman sa 2-in-1 voltmeter, tatlo na siya. Meron na siyang blue, black, tapos red. So, tara. Simulan na natin. So, ito 'yan mga tol. Para hindi kayo malito kung paano siya ikabit ng tamang pagkakabit proseso niya. Ito lang, tanggalin niyo muna 'tong mga fairings niya sa headlight. Tanggalin niyo. Tapos dito naman sa ating park light, tanggalin nyo rin para malaki yung space sa pagtatrabaho nyo. So yun, first is nilagay ko muna siya sa tamang lalagyan kung saan ako parang komportable. Dito ko kasi siya ilalagay. Tapos ito na sa pagkakabit ng ating 2-in-1 voltmeter is kailangan, kasi ako kasi meron na kasi akong rectang positive na wire kasi dahil dito sa compact horn, no. Kung hindi nyo pa napanood or hindi nyo pa alam kung paano mag-install ng compact horn is andun din sa mga video ko at saka sa description ko kung paano ang tamang pagkakabit ng ating compact horn. Yan, so balik tayo. Meron na kasi akong 30 dito sa ating socket. Meron na kasi akong 30 na diretso na siya sa positive terminal ng ating battery. So, hindi ko na siya dinugtungan ng mataas na wire para irekta ko tong pula na wire doon sa positive ng ating battery. Kasi nga, meron na tayo dito. Ito. So, dito ko na lang siya kinabit. No, para din ako magbaklas ng ating araro. Yan. Tapos, pangalawa, ang negative naman ng aking 2-in-1 voltmeter, which is itong black, yan, makikita nyo, is kinabit ko lang siya dito sa negative ng ating headlight. Ito. Yan. Ito yung slot ng ating headlight, diba? Sa Mio, sa Sporty. Tapos, tinanggal ko lang to
Tapos dito ko kinabit yung ating negative sa ating 2-in-1 voltmeter. Tapos, ito namang blue na wire sa ating 2-in-1 voltmeter. Ito, blue na wire yan. Is kinabit ko naman siya sa ating positive dito sa ating switch. No, sa ignition switch dito sa ating susian. Pero di ko na siya binaklas dito kasi sayang naman. So dito ko na lang siya, hinanapan ko na lang siya ng paraan. Gumamit ako ng test light. Napaka-importante talaga to na meron kayong test light para malaman nyo kung saan yung positive at saka saan yung negative para hindi magkakabalik-baliktad. Kasi meron kasing tendency na if magkakabalik-baliktad yung mga wirings nyo tapos nag-install kayo ng mga ganito, mga 2-in-1 voltmeter, mga charger, cellphone holder with charger, tapos meron kayong RPM gauge. Pag nagkakabaliktad-baliktad kasi yan, may tendency na puputok o hindi kaya masisira. Kaya, suggest ko sa inyo, gumawa kayo ng sarili nyong test light. Napakadali lang naman gumawa ng test light. No? Meron mga tutorial dyan sa ibang channel sa YouTube kung paano gumawa ng DIY na test light. Tapos, yun na, balik tayo. Dito ko siya nilagay sa positive ng ating red harness dito sa ating accessory wire. Kasi itong red na socket na to, ito yung accessory wire na. So, hinanap ko lang yung brown wire kasi dito sa red socket, ang positive dito is yung brown wire. No? Hindi gagana yung positive ng ating harness dito sa ating ang tawag dito socket kung di naka-on yung ating susi. Dito naman sa kabila, itong puti, ang positive naman dito sa ating puti na harness is ito namang pink wire. Ito. Pero sa akin kasi, ginamit ko na paraan is itong red na socket para mas madali kung ma-identify kung saan yung positive sa negative. Tapos yun na, 100% na hindi magre-reset yung orasan ng yung 2-in-1 voltmeter. Na mayroon na siyang voltmeter, tapos mayroon na din siyang kasamang orasan. So, digital. So, try natin siyang i-on. Actually, naset ko na to siya. Meron na siyang oras. Naset ko na siya. So, try natin i-on kung andyan pa ba din. Yan. So, 454. So, tignan niya. 454. So, turn off ko muna to. Tapos, balik tayo. Mga ilang segundo. Yan. Ilang minuto yun kanina? Anong oras yung kanina? 4:55. So, mag-expect tayo na magiging 4:57 siya or 4:56. Off yan na, off. Yan, naka-switch off. Pwede natin. Yan. Hindi umaandar. Wala. Horn, wala. Hindi umaandar yan. Usap muna tayo habang inaantay natin yung oras na mag-iba. So, sa next vlog naman natin is maglalagay tayo ng RPM gauge. Ito. Dito sa ating Mios 40 pa rin. Tuturuan ko kayo. Meron nito itong 5 wires. So, isang green, isang red, tapos isang pure black, tapos isang black na may yellow. Yan. Tapos meron ding isang pure black. So ituturo ko din sa inyo sa next upload ko kung paano tayo maglalagay ng RPM gauge sa tamang proseso. Hindi lang basta kabit kasi yan na nga. Kagaya ng sinabi ko kanina, baka masira yung mga nilalagay niyo or kahit yung motor, masira motor mismo. So try na natin siguro ngayon to. Ilang minuto na ba? 450, 455 kanina, 454 455, 440, basta, yun na, i-try natin yun. Yun,
4:58. Hindi nag-reset yung ating oras. Sige, turn off natin ha. Switch natin ulit. Yan. Diba? Hindi siya nag-reset. Kung anong oras niya siya turn off, continue pa rin pag i-turn on niya. Diba? Yan. Yan. So, ang sa pag-set naman ng ating 2-in-1 voltmeter is ganito lang kasimple. Meron kayong parang push button dito sa gilid. Yan. Tapos long press niya lang siya. Long press. Wait. Yan. Long press. Tapos lalabas yung 12. Pag pinindot, oh sorry. Wait. 4 siya. Ay, 5. Ah, 4. Yan. 458 na. Pag prenest niya siya ng long press, lalabas yan 12 or 12, no? Kasi meron dalawang option sa oras, which is 24 or 12. Yung 24 is military time, di ba? So try natin ulit. Yun, 12. So 24, di ba? Press ko ulit, 12. So sinet ko siya sa 12 para maano ko yung oras talaga na kagaya nung nasa orasan ko sa cellphone o sa ano ba, para makita ko. Tapos ang pag set naman sa oras natin, 4:58, no, long press ulit, 12, huwag nyo lang galawin. Tapos yon 5, 6, 7, 8, 9, diba, ganyan lang kasimple. Balik natin sa 4. Yun, pag tapos na siya, lilipat, antayin niyo lang, nalilipat siya sa isa kabila, oh, di ba? 9 4:58 6 57 58. Yan, pagtapos na naman, antayin niyo lang, okay na. So, naset na siya. So, kung gusto niyo makita yung voltmeter niyo, is press niyo lang ng isa. Isang pindot lang. Yan. So, 12.7 yung volt ng aking motor na hindi pa siya naka-on. No. So, kung gusto niyo ibalik, press din ulit. Yan. Okay na. Turn off. Di yan magre-reset. Yan. 4:58. Yan. So, try natin yun. Yun. So, naka-on na. Try natin tignan yung ating voltmeter. 13.4. Pag di naka-rev, try natin revolution. 14.6. So, okay na. Goods. Goods na goods. 4:59. Diba? Ano lang kasimple mga tol. So, kung meron kayong natutunan na bagong kalaman sa kanya, alam niya kung paano gawin or anong gawin natin. So, yan lang. Salamat sa panonood. Peace.